Magandang magandang yumaga. Ito po si Percy Lapid. Ito naman po si Rose Novenario. Ito po si Peter Tolastras. Magandang umaga po sa lahat po ng nakikinig dito sa Lapid Fire ni Ka Percy Lapid. Ito po si Atong Ma. Gaya po ng dati, mga kaibigan, muli po kami mag-aanyaya hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng ating pong palatuntunan. Marami po tayong pag-uusapan at gaya po ng dati, maaari kayong magbigay ng reaksyon sa pamamagitan po ng ating landline. Ang ating pong numero sa ating impilan ay 412-0288. Samantala, ang ating po namang text line ay 0917-798-8910. Ano man pong inyong pinagkakaabalahan, magsama-sama po tayo hanggang alas 10 ng yumaga sa pagtatanghal ng balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire! Lapid Fire! Kasama si Percy Lapid. Ano po ba mga importanteng balita ngayon? Si Duterte na ospital. Umpisa pa lang ng kampanya. Na-stretcher daw eh. Ayun po ang balita natin, di ba? Iba yung balita sa dyaryo, syempre iba yung balita na nasasaga po namin. Eh, yun ang kaibahan nung ikaw eh, nasa media, di ba? Pero dapat ipagtapat nila kung ano yan. Kasi ang payo daw ng mga doktor, pero nakalabas din naman yata si Duterte. Hindi ba magdamag? Hindi naman ho yata natulog dun sa kwan, sa ospital. Hindi naman nagtagal. Kasi noong isang araw pa yun, di ba? Sinasabi sa Tondo raw yung masakit ang ulo. Case yung ganito, ganon. Eh mga kaibigan, may sakit. May sakit si Duterte. Alam nyo, medyo tayo naman malayo-layo pa sa eleksyon, ano ha? Ang sa amin po naman, pwede pa tayong pumili ng iba. Huwag lang si Duterte ang pagpilian natin. Kasi po, ako sinasabi ko sa inyo, may mga issue na dapat sagutin si Duterte. Unang-una na, nung hindi pa ho official na sinasara ng COMELEC ang listahan para sa mga official na kandidato. At dahil may nakahain pa na protesta laban kay Duterte disqualification cases, nagsalita si Duterte noon. Ang sabi niya, pagkakuhaan niya, hindi pinayagang makatakbo o na-disqualified ako. Ang i-endorse ko si Binay. Bateka muna. Medyo nagkamot ako ng ulo noon. No. Pangalawa po, nagpunta siya sa Cavite. Oh. Ha? At doon sa Cavite, sinabi niya doon sa mga kababayan ni Bong Revilla na pag siya nanalo, palalayain niya si Bong Revilla. Nako po. Ba, kala ko ba, presidente, tinatakbuhan niya, bakit judge? Sandigan bayan yata, justice. But justice, ang dating natin ay justice at judge. Judge, pangatlo po, si Gloria Macapagal-Arroyo, palalayain din niya. Ba? Dumadami. Alam po ninyo, dun sa mga palalayain, katulad kay Gloria, ako, sang-ayon, palayain si Gloria ng Sandigan Bayan. Tama. Kasi hindi nila nililitis eh. Tinutulugan lang. Pangalawa, yung kaso ni Gloria nakapagpiansa yung mga co-accused. Bakit si Gloria nakatenga rin sa kwan, sa Veterans Bank? Ano yan? Veterans Bank. Veterans Hospital. Ano ba yan? May balak ba kayong gawing prunes? Si Gloria? Hindi na makakilos na.
ano gagawin nyo kay Gloria ron? Mm-hmm. Eh, dapat nililitis yan. Pero hindi si Duterte ang nasa lugar para magsabi nun. Wala siya sa katayuan na magsabing palalayain ko si Gloria o kaya si Bong Revilla. Abay, teka muna. Mag-isip na po tayo. At ito ang pinaka-importante, pang-apat. Si Duterte po ba na nabalitaan ninyo magpapakulong ng mga magnanakaw, mandarambong sa gobyerno? Wala sinasabi. Wala, walang corruption, anti-corruption ano, no, agenda. Laban sa corruption? E krimen yan eh. Alam ninyo, pinakamataas na krimen na pwede mong gawin kung ikaw nasa gobyerno ka, yung magnakaw ka eh. Lalo na kung mandarambong ka. Kasi yan, crime against humanity yan. Para sa akin. Masahol ka pa kay Hitler pagka mandarambong ka, kamukha ka ni Erap Estrada. Naku po. Bakit? Si Hitler nagpapatay ng tao pero hindi nagnakaw. Oo. Oh. Yan po mga kaibigan. Eh ngayon, yan ang mga dapat sagutin ni Duterte. At ang mahirap, eto na. Di ba nagbababala tayo kay Duterte noon pa? Noong nag-uumpisa na sila. Ano sabi natin? Abay, ang una mong atupagin, yung mga taong nagdidikitan sa'yo. Oh, sino-sino yan? Nung una, di ba, yung mga manggagancho sa media? Manggagancho. Di ba? Oo. Yung mga burikak sa media. Manggagancho nga. Yung mga prostitute sa media. Oo. O nandiyan, para magkapuesto sila. Kasi hindi nila bina-background check. Yung mga lumalapit sa kanila, maaring hindi alam ni Duterte kung sino-sino itong mga karakter na ito na nagsisidikitan sa kanya. Hindi ba? Sino-sino yun? Ang dami, sila Banayo. Naku po. O, si Kwan, si... Si yung governor na gago dati. Manny Piñol. Yan, Manny. North Cotabato, governor dati. Na walang iniisip kundi Manny. Manny. Bagay yung si Piñol. Ha? Kasi walang iniisip yan kundi Manny. Manny. Ito, tandaan ninyo ha. Hindi ka pwedeng kumuha ng tao na makakasama mo. Ikaw pa naman ang pipili. Na mga masasamang tao. Kahit gano'ng sabihin mo, naniniwala kami na kapag pakita na ng prueba si Duterte sa lahat ng mga kandidato kung paano niya ipapatupad ang rule of law doon sa Davao. Pero, not necessarily, sang-ayong kami na makasama mo, puro walang ya. Chandra Kampa. Hindi, dadating tayo dyan eh. Oh. Yun nga ang panghuli ko dahil may istorya eh. Oh. Alam ninyo, ang masama po, katulad dito sa ibang pangkat, kay Labinay. Di ba magkakalaban dati yan? Oo. Oh. Kalaban ang simulain nila. Tama. Tapos si Enrile, dumiklara nga kamakailan, sabi niya, ang susuporta niya si Binay. Tinatanong siya, sabi niya, bakit naman ako susuporta sa hindi mananalo? Ang ibig niya sabihin, ang mananalo si Binay. Ay? Hindi, paniwala niya yun eh. E di, wala namang nagbabawal sa yung maniwala ka sa isang demokratikong bansa eh. Oo. Isang demokratikong lipunan. Ang problema ito, ang dapat mapunan ng mga butante sa pagpili nyo ng kandidato, yung mga sinasabi din nila eh. O, si Enrile, katulad niyan. Oo. Pipili siya dahil sa ang gusto niya yung mananalo. Oo. Hindi siya sumusuporta dahil mabuti yung kandidato. Oo, tama. Ang sa atin po, mga kaibigan, kinakailangan ang piliin natin yung mabuti. Tama. Kaya nga ang malimit natin sabihin, puro track record eh. Yung mabuting track record.
hindi yung track record ng kawalangyaan. Ha? O hindi ibig sabihin, si Enrile, puro pansarili. Si Enrile, pansarili. Bakit? Eh dahil lang gusto niya lang yung mananalo. At makikinabang siya. Eh nga, dahil makikinabang siya. Oo. Pag sumuporta siya. Eh ang sa atin po, ang pagpili natin, katulad ng simbahan, oo, paulit-ulit, inuukilkil ng simbahan sa mamamayan, huwag kayong boboto ng mga walang hiya. Kahapon nga, ano sabi sa sa periodiko ni Cardinal Tagle, abay, yung mga nagpapanggap na mabuting tao sila, tapos, yun namang namimigay sila ng kung ano-ano, ipinamimigay nila, mga kaibigan, pagkatapos, pinakikita nila. Oo. Eh, labag nga naman yun sa, kung Kristiyano ka, dapat alam mo yun. Na ang pagtulong sa kapwa mo, eh hindi mo kailangang tumugtog ng pakakak. Nakalagay sa Biblia yun eh. Pag gumawa ka ng mabuti, huwag kang tutugtog ng pakakak. Eh kaya kami, naringgan nyo kami, tinulungan ko si ganito, tinulungan ko si ganon. Ha? Na meron akong tinutulungan si ganito, na ganon ang kalagayan. May narinig ba kayo niyan dito sa programa namin? Wala. Ang nagsasabi niyan minsan, yung natulungan natin. Oo. Hindi ba? Oo. Mga kaibigan. Pero, para manggaling sa amin, eh hindi namin ipinangangalandakan niyan na mamimigay ka, magpapakuha ka pa ng litrato, inaabot mo yung binibigay mo. Kunyari, nagmamalasakit ka sa mga bata at binibigyan mo ng mga bigas, kunyari, dilata, ikaw eh, mayroong foundation na iaahon mo sila. Yung pala, ikaw lang nakakaahon. Hindi ba? Sila hindi. Kasi, ikaw ang lumalabas na mabuti sa paningin ng mga corrupt. Ang maniniwala sa ginagawa nga naman ganon, kung uunawain ninyo, yung sinasabi ni Cardinal Tagle, abay, mga kaibigan, ang maniniwala doon, luko-luko rin. Walang hiya ka rin eh. Oo, tama. Kasi pare-pareho tayong Kristiyano. Oo. Pinagmamalaki pa nga natin, tayo lang ang bukod-tanging Christian country in Asia. Oh, yan. Pero, yung mga simulain naman ni Kristo, eh hindi naman natin ginagawa. Kamukha lang yan ng mga dumadakila sa mga bayani. Kunyari, pag birthday ni Dr. Jose Rizal, araw ng kamatayan ni Dr. Jose Rizal, kung ano-anong pagtatanghal ang ginagawa ninyo na pag-aalay ng bulaklak. Ha? Para magmukha kayong bayani, pati yung karangalan ni Dr. Jose Rizal, manakaw ninyo. Naku po. Ha? Para kayo magmukhang si Jose Rizal. Ay. Eh si Erap nga eh, siya raw si Bonifacio eh. Bonifacio. Di ba? Napakawawalang niya eh. Oo. Pati yung mga taong nagbuwis ng buhay para ipaglaban ang kalayaan ng ating bansa at ng mamamayan, yung mga yan na nagtanggol sa ating bayan, binababoy pa eh. Oo. Di ba? Tama si Cardinal Tagle. Eh, para maging totoo yan. Oo. Ha? Mga kaibigan, dapat pag-aralan ninyo, pagka yung mga hayop na yan, nagbibigay, may mga pangalan pa nila, oo, eh huwag nyo na, kunin nyo na lang. Pero huwag nyo iboboto. Oo. O, katulad yung pamantayan, tama ba yun? Sasabihin ni Enrile, eh kaya ako iboboto ito, ito mananalo. Hindi ako sasama sa hindi mananalo. Ang pangit ng ano niya. Ano niya? Sugal? Tsaka maling-mali yung pagka ibinoto mo yung hindi mananalo, sayang ang boto mo. Hindi sayang. Di ba? Pinili mo kay manalo, kay matalo yan, ibinoto mo yan dahil mabuti yan. Hindi sayang yun. Ang sayang sila. Sila. Hindi kayo bumoto ng tama. Oo. Nilalason ang isip ng tao. Yan yan eh.
Ibig sabihin nga personal. Mm-hmm. Personal lang nila ang kanilang itinataguyod. Tama. Hindi yung kapakanan ng bayan. Nasaan ang kapakanan ng bayan doon? No. Eh mamaya nga, eh, pati yan sila Amy Marcos na yan. Eh. Pag-usapan natin, eh, di ba? What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. Hashtag BBC Minute with Mivic and Dan. It's 9:30 BBC Minute. This is still a the BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM. The voice of the Philippines. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire! Magpapatuloy po tayo. Nasa linya po natin isang prominente at respetadong abogado na si Attorney Bonnie Alintahan. Kilala naman ninyo ito. Fighter ito, fighter. Dito, gusto natin siyang hingan ng kanyang mga pananaw tungkol sa politika natin ngayon at saka sa mga aspetong legal. Especially dun sa mga bagay na merong kaugnayan sa mga question-question ngayon ha, tungkol sa batas. Lalo na kay Grace po, kila Duterte na yan, o kila Marrojas na yan, kila Binay na yan. Eh, kausapin po natin ang isang kinikilalang abogado na si Attorney Bonnie Alintahan. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Magandang umaga naman sa iyo, Percy. Opo, kasama po. Magandang umaga sa lahat ng nakikinig sa iyo. Kasama po natin, Attorney, si ano si Rose Nobinario, reporter po ng Hataw sa Malacanang. At nandito rin po si Peter Talastas. Si Peter. Ano nito, Tricia? Anak ko. Anak ko. Pero siya ho, mas matanda sa tatay niya. Sa pangalan. Sa pangalan, no. At nandito rin, no, si Atong Ma. Sino? Atong Ma. Ah, Atong Ma. Okay. Opo. Okay. Magandang umaga po, Attorney. Magandang umaga din sa inyong lahat dyan. Gusto sana namin kayong hihingan ng, ano eh, ng mga opinion ninyo, mga pananaw ninyo tungkol sa politika natin ngayon. Especially para tayo po eh makatulong sa ating mga kababayan sa pagpili ng kanilang mga iboboto dahil napakahalaga nito, lahat po tayo eh apektado, magkamali ang ilan, damay po ang marami. Opo, opo. Opo. Ano po masasabi ninyo halimbawa tungkol diyan sa usapin tungkol sa kaso ni disqualification case laban po kay Senator Grace po? Well, sa ngayong panahon na ito, malapit ng halalan sa Mayo, nakakalungkot nga, Percy. Kasi nung mga panahon nung nakaraan na, ang pinipili ng tao, the best and the brightest. Opo. Ngayon, iba na eh, the least evil. Oho. Iba pong sinong pinakamahinang evil, iyon na lang. Uh-huh. Why do we have to settle only for the lesser evil? But nawala na yung qualification na the best and the brightest? Mm-hmm. Ano nangyari sa lipunan natin? Mm-hmm. Di ba? Dapat sigurong sisihin natin itong educational system natin. Kasi dapat yung tinuturoan ng magandang values yung mga bata mula grade 1 pa lang. No? Eh, ngayon, lumalaki yung mga bata na walang pukang walang values eh. Pera-pera lang kagad hanggang sa makatapos ng kolehiyo. Ang isa pang failure siguro dito sa ating lipunan ay itong religious groups. Kasi hindi natuturuan ng tamang asal ang mga kasapi sa kanya-kanyang reliyon, Catholic man, Protestante, kung ano dyan. Parang nawala na ng magandang asal ang ating reliyon. Puro kwana lang, pagkukunwari, hypocrisy, di ba? Oo. Kaya ngayon, yan ang napupunta rin sa politika natin. Eh, nabanggit nyo nga yung edukasyon eh.
Isipin ninyo, isang nag-viral ito sa social media, yung bata, ginagawan lang paso yung bandila. Yung bata ngayon. Oo. Mm. Eh kaso, hindi na... magulang nun. O yung mga teachers noon, bakit pinayagan gumawa ng ganyan ang nag-aaral dyan? Eh samantalang nung ako, maliit, pag nakakita ako ng bandilang nakatas, kinikilabutan ako eh. Mm. Tumitindig ang balahibo ko eh. Tama, sapagkat yan ay sagisag ng ating bansa. Oho. Oo. Di ba nagkaroon na nga ng kaso yan nung araw? Yung mga isang membro ng isang religion, eh, ayaw sumalot sa flag. Aha. Nagkaroon ng kaso, tinanggal ng eskwelahan yung mga bata na yon, and expel. Mm-hmm. So nagdemandahan, dinimanda nila ang Secretary of Education, etc. Mm-hmm. ng mga magulang. Oh, nanalo naman ang Secretary of Education kasi sabi ng Korte Suprema, yung paniniwala o pananampalataya ng tao, eh talagang walang hangganan yan. Mm-hmm. It is governed by religious belief. Ang realm of religious belief is infinite and limitless. Walang hangganan. Pero pagka gumawa na sila ng mga bagay na labag sa batas, may kailangan pumasok ng batas natin. Mm-hmm. Hindi absolute yung religious freedom. Tama. At saka nasa ano yun eh, nasa doctrine ng Christianity yan eh. Opo, tama ho yan. Na ikaw, ibigay mo yung kay Caesar at ibigay mo yung sa Diyos. Correct, correct ka dyan. Tama na yan, nasa Biblia yan. Ibig sabihin, pag hinihingi ng pamahalaan yan, batas yan, eh sundin mo yung pamahalaan. Batas eh. Oho. Opo. Eh bakit ho kaya sa palagay ninyo nag-deteriorate itong ating sistema ng edukasyon sa Pilipinas, sa ating bansa? Unang-una, masakit ng tanggapin na sumusubra ng dami ang ating mga mamamayan, ang mga kabataan. Nung araw, ang mga estudyante sa loob ng isang classroom, eh mga 20 lang, mga 25 hanggang 30. So naasikaso ng teacher. Oho. Aba, ngayon ay 60, 70 ng... Hindi na naman masikaso ng teacher na sa labas na nga ng classroom nakaupo yung ibang bata. May kanya-kanya na lang silya na baon dyan. Hindi na nagampanan ng eskwelahan ang tungkulin na dapat gampanan para mabigyan ng mahusay at karapat-dapat na edukasyon ng kabataan. At saka parang nawala na yata yung, ano eh, yung GMRC, attorney. Oo nga eh. Napalitan na eh ng ano, bad manners and wrong conduct. Wala na yung good manners and right conduct nung araw. Wala na. Oo. Dati daily yung training, wala na nga Boy Scout halos ngayon. Oo. Wala na sa elementary. Wala na yung mga Cub Scout. Alam nyo, kumonti ang Boy Scout, ha? Oo. Oo nga eh. Naging Girl Scout sila eh. Scout. Napunta sa Girl Scout. Wala na. Sayang yung mga training na yun. Kahit na, love of country yung tinuturo dun eh. Oo. Walang patriotism. Do a good deed every day, di ba? Oh, nawawala yung patriotismo, attorney. Mm. Yung patriotism sa... Tama. Kahit pulis ngayon, kahit sundalo, wala na yung sense of patriotism eh. Opo. Involved na rin sa krimen. Oo, krimen. O lahat. Hindi, kasi mali nga ang paghubog ng kanilang kabataan, di ba? Mali ang paghubog. Oo. Una-una, napakarami ng mga bata. Dapat, yun lang kwanong araw, may slogan ng United Nations Fund for Population Activities nung panahon ni Rafael Salas. Stop at 2. Uh-huh. Kadalawa ng anak, tama na. Uh-huh. Aba ito, 12, 13. Paano mo maalagaan yan? Paano mo mabibigyan ng mahusay na kabuhayan yung mga bata niya sobra-sobra sa kakayanan ng mga magulang? Pag naghirap naman sa CCC, yung gobyerno. Hmm. Mm-hmm. Eh, hindi dapat gobyerno ang gubuha ng paraan dyan para sa pamilya ng tao eh. Mabuti pa pala nung panahon ni Marcos, attorney, mayroong family planning. Meron. Oo. Oo. Ngayon nawala eh. Oo, nawala na. Kasi pro-life na yung... Alam niyo ba ngayon sa eskwela, attorney? Oo. Merong isang klase, no ha? Sa grade school eh. Eh tinanong eh, class, sabi nung teacher, kilala niyo ba si Dr. Jose Rizal? Mm. Wala akong sumasagot.
Hindi nila kilala. Hindi, pero merong isang tumayo, nagtaas ng kamay. Sabi, oh, sige, kilala mo ba si Jose Rizal? Oh. Sabi ng ganun, eh ma'am, baka lumipat na ng ibang section. You see, wala na nga, hindi na tinuturo yung good manners and right conduct. Saka, attorney, pati si history, Peter, hindi na natin napag-aralan. May nga nasalubong ako ng mga graduate, ha, graduate ng mga kolehiyo sa probinsya. Nagpapatulong sa akin na makahanap ng mapagpasukan na trabaho dito sa Metro Manila. Oho. Kasi alam nila, marami din naman ako kakilala dito, kaibigan. So, siyempre, tatlo sila, ha, kolehiyo din, graduate. Ha. Oho. Alam mo ba, ako mo, hindi nila masagot yung mga tanong ko sa mathematics at sa arithmetic. Nahirapan sila. Sabi ko sa geography, malaka, ma-okay ba kayo? Subukan po natin sila. Nagbibiro lang ko, sabi ko, ano ang kapital ng Palawan? Aha. Alam mo bang sagot sa akin? Mindoro Oriental. Mabuwal sa upo. Torne, may tanong po ako. Torne. Kaawa-awa ang mga kabataan ngayon. Aha. Ito, magtatanong daw si Peter sa inyo, Torne. Okay, Torne, may iba naman tayo ng usapan, ano? Kasi political season ngayon. Ano pananaw ninyo doon sa kaso ni Grace po? Dapat talaga disqualified siya. Ha? Dapat disqualified. Oh, bilang lawyer, ano? Kayo, lawyer. Oh, lawyer kayo. Dahil po doon sa pagiging ano niya, hindi siya natural born Filipino. Hindi citizen. Natin alam kung saan siya galing eh. Dapat alam natin kung ang biological parents niya. So, sa pananaw ninyo... Doon sa citizenship ng biological parents. Mm-hmm. Ngayon, kung illegitimate siya, kasi sabi, illegitimate siya. Mm-hmm. Sino nanay niya? Yun. Kasi ang illegitimate child follows the citizenship of the mother. Mm-hmm. Mm-hmm. Hindi naman pwedeng adopted parent. Oo. Oo. Ang susundin kasi, yung husang gini. Hindi natural born citizen yan. Mm-hmm. Oo. At ano naman masasabi ninyo dun sa mga opinion ng mga justices? Na nadyadyaryo. Hindi dapat yun. Yung yun. Chief Justice nagbibigay ng ano, opinion? Opinion sa publiko, publicly. Eh, dinidinig pa nila ang kaso. Mm-hmm. Hindi nga dapat sila magsalita tungkol dyan. Mm-hmm. Saka na ipipakita na nila itong Chief Justice natin ng kanyang bias na para siya ay abogado ni Grace po. Oh, so, yung bagong appoint na justice dyan. Ardilesa. Hindi, yung lalaki. Marvick Leonin. Oo. Bakit siya nagsasalita ng ganyan? Hindi dapat eh. Nawalan na sila ng delikadesa eh. Nasisira na rin pati ang ating judiciary. Attorney, ako ba nagkakamali? Eh, kasi, siyempre, yung laki ng agwat ng ating edad. Ano, marami na kayong pinagdaanan eh, na panahon. Ang Supreme Court, hindi ba parang sa pananaw ninyo, napakalayo nito sa dating yung mga ginagawa ng Supreme Court natin? Nung araw, wala namang spokesman ng Supreme Court. Hmm. Hindi naman nagpapa-interview yung mga yan. Opo. Bawal na yun eh. Oo. Bawal. Eh, yun na nga ho eh. Mga abogado, tsaka mga judges ay mababa. Sa regional trial court, bawal magpa-interview. Oh. Oo. Yun na nga eh, but nagtataka ako itong set of justices na ito ngayon sa Supreme Court, eh parang ibang-iba eh, tinetelegraph nila yung decision, di ba ho? Alam mo, kasi nung araw, sinusunod ng ating gobyerno ang mga patakaran kung paano ka ma-appoint na judge. Oh, kailangan Oho. Graduate ka ng law. Oho. Umasa ka sa bar. 10 taon kang nagpa-practice bago ka maging judge. Ha? Bago ka ma-appoint sa Court of Appeals, kailangan ilang taon ka munang judge sa Regional Trial Court o ano. Bago ka ma-appoint sa Supreme Court, kailangan dumaan ka din dyan as a Regional Trial Court judge o sa Court of Appeals. Ibig sabihin, dapat may karanasan. Ngayon, biglan-biglan, nagiging justice, ang no? Pupunta sa Korte Suprema. Mm-hmm. Eh, hindi naman nasusunod ngayon yan eh. Kachino na lang, pwede naman mag-justice eh. Basta malakas sa... Ito na lang recent appointment sa Sandigan Bayan, di ba? Oo. Doon, may kaso pa. At saka hindi recommended ng JBC. Kinakailangan pa lang... Isa doon,
na galing sa Regional Trial Court, may kaso pa. Oh. Mm-hmm. Isipin ninyo. Katulad sa Kumili. Oho. Ang chairman natin dyan, maraming kaso sa ombudsman, ang graft and corruption, nung siya pa ay nasa PCGG. Bakit na-appoint yan dyan sa mga pwestong ganyan, napopromote sila? Eh kahit nga yung janitor, hindi pwedeng i-appoint mapromote kung may pending case sa ombudsman kasi kailangan kumuha sila ng clearance sa ombudsman na walang pending case against them. Hindi pa yun. Oh, ito hindi na susunod eh. Hindi yun magiging janitor kung qualified na manager yun. Diba ho? Tama kayo. Eh sandali lang ho, attorney ha, huwag kayo aalis ha. Meron lang ho tayong ilang mga mensahe na isasayin papawid mula po sa ating impilan. Babalikan po namin kayo, attorney. Opo, 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 opo. Hintayin ko. A-Tri-Media Pro Incorporated. Now, Global Headlines on DZRJ 810 AM. Here's the BBC Minute. Time for BBC Minute with Gracian Tallulah. An agreement has been reached to implement a nationwide ceasefire in Syria that happened at international talks on the conflict there. This is what John Kerry, the US Secretary of State, has said. Kanye West has launched his seventh studio album, The Life of Pablo. Lots of famous names appear on the album. The Weeknd, Rihanna, Young Thug, but also some lyrics about Taylor Swift that have got people talking. He basically implies that he and Taylor Swift might get intimate and that he made her famous. We'll let you think about that, guys. In Brazil, a 20-year-old woman has died of complications believed to be related to the Zika virus. She would be the third adult there to have died of the mosquito-borne disease. Beyoncé's formation has debuted at number 2 on Billboard plus Twitter top tracks in the US, following its surprise release on the 6th of February. That's her 7th top 10 entry. Zayn Malik reigns at number 1 for a second week with his debut solo single, Pillow Talk. 0059G. BBC Minute. The BBC Minute. Your quick news fix on DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohan ang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire! Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Nasa linya pa rin ho natin, kasama pa rin natin si Attorney Bonnie Alintahan, isa pong kinikilalang abogado sa ating bansa. Ako, naririnig ko na pangalan niya panahon pa lang ni dating Pangulong Marcos eh. At minsan yata parang nakita ko kasama niya yung dating publicist o PR man na si Juan, si Adi Season, maalala ko lang ano. At meron pang isang kaso noon, ako nag-complain din eh. Nag-complain ako labang kay Miriam Santiago nung siya nakaupo sa immigration. Nagsampa ako ng kaso sa ombudsman, Tanod Bayan pa yata noon. Oh. Ito naman si attorney ito, Bonnie Alintahan, siya naman ang abogado nung ibang mga, nung organization ng mga Bureau of Immigration Employees na nag-file din ng kaso laban kay dating BI Commissioner Miriam Santiago. Tama po ba ako, attorney? Opo, opo, opo. Tama po kayo. Opo. Ngayon po, ano pong masasabi ninyo ito? Merong nakalagay sa pahayag na sinasabi ng Department of Justice na mukhang hindi pa yata tapos ang investigasyon laban dito kay dating yung sinibak na commissioner na si Mison. Opo, maraming kaso yan dyan sa ombudsman. Oho, ito hoy, kahit na pala siya sinibak na sa pwesto bilang commissioner, iniimbestigahan pa siya ng MBI. Opo, saka ombudsman, maraming na i-file doon sa opisina ng ombudsman laban kay Mison. In fact, isa sa mga kaso doon na desisyonan ng ombudsman at he was found guilty of dishonesty.
Mm-hmm. Yung naayos-ayos niya yung mga gastusin niya doon sa mga pati yung kanyang mga gasolina, mga ganyan, maintenance ng kanyang sasakyan, naging kaso yung sa kwan, ombudsman, at he was found guilty. Aha. Guilty siya. Dishonesty. At, ang tagal para bago, kasi last year pa siya na found guilty. Aha. At matagal siya tanggalin sa pwesto. Kung hindi pa, nagdemanda mahigit na isang daan, uh-huh, na empleyado, mahigit sa 100 na empleyado ng immigration, isa ka pa lang siya tinanggal. Ang bagal ng takbo ng ating proseso dito sa gobyerno natin ngayon. Oh, eh kung sinasabi nila na medyo magaang yung kaso, kaya hindi siya tinanggal, itong mga ang iniimbestigahan ngayon na maari pala siyang kasuhan itong anomalous. Marami, graft and corruption, marami siyang mga ginawaan niyan. Oo. Anomalous yung mga pagtakas ng mga nakakulong dapat sa detention cell ng immigration. Tapon niya yung mga empleyado niyan dito sa Maynila, doon sa mga liblib na lugar hanggang doon sa malapit na sa Malaysia, sa Zamboanga, sa Tawi-Tawi. I don't know bakit ginagawa niyan, kaya lahat halos. Mahigit almost 200 na empleyado ng Bureau of Immigration, dinimanda siya, hindi lang sa civil service, sa ombudsman hanggang ngayon. Eh, mabagal lang talaga ang proseso ng ating gobyerno ngayon. Dapat nakakulong na yan. Baliktad ang nangyari nun eh. Kulong ang parusa dyan sa pag na-found guilty siya sa mga pending cases niya. Ay, po rito sa reklamo ng mga employees. Bawat isang kaso yan, kulong. Baliktad niya nangyari nung panahon ni Mission eh. Yung mga dapat ho i-deport, hindi din i-deport. Ngayon, yun namang mga Pilipino gustong i-deport niya sa ibang bansa. Naku po. Yung mga empleyado ng immigration. Doon may isang island doon malapit na sa Malaysia, yun na tinapon yung ibang empleyado niya galing dyan sa Maynila. International airport natin, immigration. Mm-hmm. Saan niya pinagbabato? Zamboanga, Tawi-Tawi, Sulu. Mm-hmm. Ewan ko kung anong nasa isip ng mamang yan. Eh yun pong kayang merong isang issue eh. Kami nagtanong dito sa kanya eh. Kung siya ba ay green card holder. Alam ba ninyo, sagot niya sa amin eh, ang makapagpapaliwanag lang daw niya ay yung US immigration. Is there a way? Green card holder siya. Uh-huh. Kasi panay ang punta-punta niya doon eh. Kasama pa niya yung bago niyang kalaguyo. Para nag-practice yata siya ng law doon sa sa US? I believe so. Oo. May balitang ganun. Pinagmamalaki niya 'yan eh. Hindi niya nasagot ng categorical. Opo. Yung tanong ho. Yung bang mga green card holder, yan hindi ho ba pinagbabawal 'yan na humawak ng pwesto sa gobyerno? Sa gobyerno. Oho. Hindi nga sila pwedeng bumoto eh. Oho. If you have acquired permanent residence in another country, you're not allowed to vote. Disqualified siya. So, hindi siya na rin pwedeng tumakbo kahit anong pwesto. Oho. Mm. Pero itong investigasyon ngayon, kayo ba merong ipinail na kaso laban dito kay Mison? Meron din kami isa. Oho. Isa sa mga empleyado ng immigration na nagpatulong sa akin, dinimanda na namin din siya. Aha. Bakit ito nangyayari ngayon yan? Di ba itong mga empleyado, kahit hindi lang sa immigration, na kahit sa iba, lalo sa Manila, parang hindi kumikilos ang ating civil service, parang baliwala. Mabagal. Oh. Uh-huh. Mabagal nga yung civil service. Matagal kasi na bakante yung posisyon ng chairman eh. Chairman Duque noon, ang tagal na bakante yan. Ngayon na lang yata yan na nagkaroon ng bagong chairman. Kaya nangangapa pa. Oho. Mahirap ito kasi marami nagdudusang mga empleyado. Mm-hmm. Katulad niyan, yung ididistino ka sa malayo. Oo. Oh. Paano niya magagampanan yung tungkulin niya? Yung walang na matibay na dahilan. Mahirap po yan talaga, di ba?
Tsaka karamihan pang pinagtatapon niya sa mga malalayo, mga kababaihan. Hindi ba yan, attorney? Oo. Meron tinatawag sa batas na constructive ano dismissal. Ayun, dismissal. Hindi ba ganyan din yun? Opo, opo. Oo. Hindi ka nga inalis, itinapon ka naman yung pwesto na tinapunan sa kanya eh. Yun ang constructive yun. Dismissal eh. Oh, constructive dismissal po tawag yan. Mm. Tama po kayo. Kahit hindi kayo nagtatrabaho sa construction, na-dismiss kayo, eh constructive pa rin yun. Hindi ka nga dinidismiss, tinapon ka rin sa lugar na hindi mo gusto. So good as ano yun, dismissal na yun. Oo, kasi gagastos. Malalayo ka sa pamilya. Lalo na yun, kung Maynila ka, biro mo, sa Mindanao ka ididistino, wala kang makilala doon, wala kang kamag-anak doon, babae ka pa. Hindi lang sa Mindanao, yung malayong isla pa. Ha? Meron malayo. Parang Babuyan Island, gano'n? Davao City, o... Basta may subport. Pero yung doon kayo tatapon, sa isang isla, na wala namang pumapasok, wala namang port of entry, no? Hindi, kung may umaalis man doon, nakasakay na sa bangka, eh. Tatawid lang, eh, sa Saba. Parabang tinapong ka, lalaki ka, doon sa lugar na walang babae. Puro lalaki. Bueno, baka meron kayong gusto pang idagdag, attorney. Well, sana lang. Kasi umaharap tayo sa halalan ngayon. Yung ating mga mamamayan, pag-aralan nila naman mang mabuti kung sino ang dapat. Hindi lang yung Pangulo, Vice Presidente, mga senador, saka pati na mga mayor. Oho. Pag-aralan ng mabuti kung sinong kailangan ng piliin na uli natin yung mga the best and the brightest. Oho. Why don't settle for the lesser evil? Mm. Eh, diba? Dapat talaga track record, di ho ba, Torne? May kakayanan. Oho. May karanasan. Mm-hmm. Eh, hindi, isang... Kahit sinong sanggado, buto mo sa pagkasenador. Oh, hindi, isang tanong na lang ho, Torne, no? Kasi may binabanggit nung isang araw na kailangan daw i-divulge yung medical kung records o yung health status ng isang kandidato sapagkat meron sa batas na pagka incapacitated hindi naman siya makaka-perform ng kanyang kapag pa-function ano po masasabi ninyo tungkol doon? Pwede ba obligahin ng COMELEC? May batas ba yun na dapat talaga kasi you must be physically and mentally fit. Hindi, physical lang. Walang mental yata sa batas eh. Hindi, meron din. Mayroon. Meron din ba? Oho. Pwede bang mamawak ng pwesto ang baliw? Pero, hindi, nakakahawa ko yung iba eh. Hindi nila dinidevolve sa publiko na magkaroon pala sila ng diferensya na matagal pala siyang na-confine sa isang psychiatric ward. Na ganito pala ang background niya nung araw, nung ganito, namanan niya sa magulang niya ang kanyang ganyan. Eh dapat yan, nilalabas para malaman ng tao, sino ba itong hinahalal namin? Uh-huh. Open yan, open dapat sa publiko yan. Hindi pwedeng ilihim yan. Oh, kasi ano yan eh. Public office yan eh. Correct. Oo. Kahit na nga security guard will undergo neuro. Physical and medical neuro examination para the applicant will be determined medically and scientifically to be mentally and physically fit. Oo. Diba? Di lalo pa yung matataas na pwesto. Sabi nga, a public office is a public trust. Ha? Public office is a public trust. Tama. Mm. Ano pa kakatiwalaan ng mga mamamayan kung unfit ka physically, unfit ka rin mentally? Attorney, kinukumusta kayo ni Mel Chavez? Sino? Si Mel Chavez. Kailan nyo ba yun? Oo. Oh. Oh. Pang-18 sa survey. Talaga? Naniniwala ba kayo sa survey, attorney? Well, slightly. Siguro may kunting kwan yan, pero hindi naman accurate talaga yan eh. Kasi hindi actual ang survey nila eh. Parang
kuan lang, ginagawa lang nila ng kinukumpute-compute lang. Mm, wala mang tinanong. Walang tinanong. Wala nga, marami akong natanong. Natanong ba sila? Wala eh. Nagpunta ba dito yung mga taga-survey? Wala rin eh. Uh-huh. Oh, buti so, pa yung NSO mag-survey eh, no? Masihan nila niyan. Okay, attorney, minsan no, anyayahan namin kayo dito sa programa, live, para naman pagka meron tayong mga issue na pwedeng kayo sumagot, ano ho? Opo, opo. At saka kung meron ho mga magtatanong sa atin, syempre may mga kababayan tayo nagtatanong. Mga kules, o. O, humihingi ng tulong, humihingi ng legal advice. Opo. Eh, pwede po namin kayo tawagan. Sure, anytime, Percy. Opo. Maraming salamat po sa inyo, attorney. Salamat din sa inyo lahat dyan at magandang umaga sa lahat ng nakikinig. Yun po mga kaibigan, si attorney Bonifacio Alentahan, isa pong kinikilala at nirerespetong abogado. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire! Magpapatuloy tayo. Nasa ano tayo kanina, di ba, kay Duterte? Oh. Alam mo, nangihinayang ako. Kaya lang, ganito ang prinsipyo namin, ha? Kasi may isang personality nun sa Amerika. Oh, ewan ko kung taga-ibang bansa ito, eh. Ang sabi niya, stand with anybody that stands right, stand with him while he is right. Yan. And part with him when he goes wrong. Ayan po eh. Halimbawa, si Duterte po, mga kaibigan, eh nung una, tama siya. Nanindigan tayo para kay Duterte. Eh pero kung nakikita po natin, na medyo lumilihis. Bumabaluktot ng mga paninindigan nito, nagiging inconsistent sa kanya, sa pagtitiwala natin sa kanya, aba eh, anytime. Ha? Pwede nating iwan ang ganyang klase ng dapat nating pagtiwalaan, mga kaibigan. Especially ako, yung sa mga sakit-sakit, i-determine pa yan eh. Mm-hmm. Pero hindi naman yan ang importante. Ang importante, yung kanyang layunin eh. Oh. Kung mabuti ba layunin mo, eh paanong magiging mabuti ang layunin natin kung ang nakapaligid sa iyo, napapaligiran ka ng maligno. Maligno. Nakamukha ni Sandra Cam. Ay, naku. Ang sinasabi natin noon, una mong linisin yung paligid mo. Oh. Eh walang nangyari, kumuha pa ng mga ano eh, maligno eh. Pabigat, no? Sasabihin natin, kalaban, gusto ka ho namin eh, kasi ikaw ho eh, ano eh, very effective ka sa laban sa kriminalidad. Magaling kang leader. E tapos, ang kasama mo, Sandra Cam. Isan ba eksperto ito? Di ba sa wedding ito? Wedding, ang sabi namin sa iyo, ang sabi namin kay Duterte, pag hindi mo ginawa yan, yung pagkaunahin niya mga nakapaligid sa yung mga maligno, yan ang sisira sa iyo. Kasi, ang sumisira sa bakal, ano atong? Yung kwan? Lagari. Kalawang. Ayun! Oh, magaling. Matagal lang eh. Tama naman, matagal lang eh. De, yung ano kasi yung sound, hindi agad na-absorb ng brain. Kailangan ka nung lagari. Mm-hmm. Ano yan, satellite? Dumadaan pa sa correct. Satellite. Bago yung bato. Ay, parang cable TV yan. Correct. Mga ano kaibigan. To eh, breeding cable na sa Lunes nga po pala, Lunes ha, bago natin pagpatuloy ito pinag-usapan natin. Yung pong mga Cable Link subscriber, ha? Cable Link TV subscribers, mapapanood po ninyo kami simula alas 8 pa ng umaga.
Sa radyo po, alas 9 hanggang alas 10 tayo. Pero, sa television po, alas 8 pa lang, mapapanood na tayo, diretso na po yan hanggang alas 10 ng umaga. Yan po ay simula sa Lunes. Para maliwanag po, no? Yan po para sa mga cable link TV subscribers po yan. Ngayon, kung wala kayong cable link pa, iba ang kuha ninyo. Cable subscriber. Cable server ninyo. Ay, server pala. Magpalipat na kayo. Mas mura pa. Ang mura pa. Mm-hmm. Ang mura na, mas maliwanag pa. Mas maliwanag eh. Linaw, ano? Kaya madalas di na ako malis ng bahay. Nanonood na lang ako sa cable link eh. Lahat naman ng yung wala doon sa iba. Ano kayo, sa iba, andito. Lintik ako, mahilig ako sa pelikula eh. Mm-hmm. Yung mga pelikulang ano, siyempre sa ibang bansa, 'di ba? Sa Amerika na no, hindi ako nanonood ng mga kwan eh, ng mga ano 'yun, yung probinsyano. Nako po. Kasi wala akong matututunang ano noon eh. Aral eh. Yung crime investigation, yan pinanonood ko CI, 'di ba? Oh. Yun yata 'yun. Mm-hmm. Ang ganda oh, mga documentary, mga tubhango sa mga tunay na pangyayari sa cable link, may channel niyan. CI, mga kaibigan. Kami ho sa cable link TV ay channel 7. Ha? Baka akala ninyo, kayo lang ang channel 7. Kami rin. May channel 7. Tri-Media Broadcasting Network. Yeah. Ayan po mga kaibigan. Simultaneously, napapakinggan tayo sa Radyo Bandido DZRJ. Ayan po mga kaibigan. Ngayon, pagpatuloy natin, ito na, nag-umpisa na si Sandra Iscam. Nag-umpisa na po na sirain ng kalawang ang bakal. Nag-uumpisa na eh. Alam mo, sabi? Ilalaglag daw ng apat na senatorial candidates na sinusuportahan ni Davao Mayor Rodrigo Duterte ang vice presidential bid ni Senator Alan Peter Cayetano. Ba? Bagamat ako'y walang amor dito kay Sandra Scam. Hindi, kay Alan Peter Cayetano. Hindi ko mang kursunadang tao ito. Yan pa lang, itong ginagawa nito na sinasabi nilang senatorial candidate siya ni Duterte, pagsira na yan eh. Oo. Kanino ba balandra yan? Di ba kay Duterte? Tama. Bakit daw? Ha? Kasi raw, ano raw, wala raw paggalang, pagrespeto si Cayetano, yung pangkat ni Cayetano, sa mga kasamang kandidato. Hindi raw nirirespeto. Hindi yata sila pinapakit sa entablado eh. kasi... Ano sasabihin ni Sandra Cam doon? Wala. Wala ka naman track record. Oo. Ang track record mo lang sa wedding. Wedding. Nagtataka nga kami, paano kang magiging senatorial candidate? Ba't ka hindi ka na-disqualify? Mm-mm. Pampagulo ka lang eh. No reasons. Manghihingi ka lang ng pera dyan eh. Gagamitin mo lang yan para makapag-fundraising ka eh. Di ba? Tanong mo kay Mel Chavez. Sanay na sanay si Mel dyan ba? Kala ninyo. Hindi ka pa ni Mel. Kaya yan eh. Pag-election si Mel, lintik. Ang daming pera niyan eh. Sporting ah. Oo. Nakaputi palagi yan. Bobby Dosir. Alam mo, musik ko eh. Nakaputi. Ha? Mga kaibigan ngayon, ito raw yung mga senatorial. Sipin mo ha, retired General Dionisio Santiago. Ginagamit ni Sandra kami yung pangalan nila. Mm-mm. Ewan ko kung may bas-bas ni General Santiago ito. At saka ni Greco Bellica. Sila pala mga senatorial lineup. Lineup ba yan? Naiyak ka. Hindi bali si Kwan eh. Si General Santiago, may stature yan eh. Yan, pwede yan. General yan, magiting yan. Di naman nagpayaman yan. Nagpideya pa yan. Ano? Pideya, sana ubod na ng yaman itong taong ito. Di ba? Kung nagwalang yasa sa serbisyo, yan, pwede yan.
Eh, pero Sandra Cam, naku po. Ha? Mga kaibigan, eh ano pagmamalaki nito? Ha? Wala. Wala ka naman trabaho, tumatakbo ka. Oo. Senador. Ha? Oh, na, yan daw ang gagalay ito yung sabi niya. Tsaka paano mo ilalaglag si Cayetano? Wala ka naman supporter. Oo. Oh. Hmm. Eh sino naman ang mahihikayat niya? Ano lang yan, ang bubwisit, parang ginawa niya dati kay Dilima. Sinasabutahin mo si Duterte, yan ang sinasabi natin. Eh, paano tayo magkakaroon ng ano dyan? Sabi nga, eh, kawaway, hindi naman, ano, eh, hindi importanteng magkamali ka, eh, hindi naman tayo nagkamali. Oh. Sila nagkakamali. Kung magkamali sila, umiba tayo ng iboboto natin, ba, eh, hindi na natin kasalanan yun. Oh. Kasalanan nila yun, mga kaibigan. Oh, hindi pala pinakyat. At eto pa, natuklasan ko, may isa pa palang kandidato si Duterte. Sino? Ang pangalan, Ding Diaz. Sino yan? Ding Diaz? Oo. Kandidato pala, no? Eh, mga kaibigan, hindi alam kung hindi nyo kilala ito. Pero ako'y kilala ko ito. Alam ba ninyo, last year ba yon, Peter, o 2 years? Kumain tayo sa Jollibee? Last year lang yun. Diyan sa EDSA, tsaka Makapagal? Binati ka eh. Binati ako, inanyayahan pa akong kakain, di ba? Eh, magkakapi tayo. Eh, sabi niya, anong palagay mo niya, si Bongbong Marcos tatakbo? Ha? Ako, hindi. Duterte ka ako eh. Ho? Huh? Nagtaka pa, ang tarantado. Eh, akalain mo, nandun. Nandun pala siya. Hindi siya naniniwala na si Duterte. At saka, may question mark ang taong ito. Ito'y dating, ano, yung taga-bukas ng pinto ni Imelda Marcos. Sasakay ng kotse. Nagtataka nga ako rito, saksakan ng init, naka-Amerikana eh. Pagkatapos, yung pawis tumatagaktak. Ba't ganun yun? Abay kaila, ipa-check up natin ito. May sakit. May tama. Ha? May sakit. Hindi, drug test ang kailangan nito. Ipa-drug test natin yan. Balita ko nga, wala na yan doon. Ki-emailda. Eh kasi, nagkakwarta ng nagkakwarta ito kay Hinwino. Noong nakaupo si Hinwino sa pagkor, yun. Eh baka magagamit niya na naman, mahinga ng pera si Hinwino rito. Sa kasino. Di ba? Isasangkalan niya si Duterte. Eh pero wag nang magbanta si Sandra Cam na sila raw eh, personal handpick pala ni Duterte. Ano? Ang sama naman pala ng mga choices nito. Hindi ako naniniwala ang handpick siya eh. Ha? Baka footpick. Paa ginamit nung siya pulutin. Paa ginamit ni Duterte. Ha? Handpick eh. Mga kaibigan, magsalita ito si kala mo may pagmamalaki. Sandra Cam, nagpapalaki ng anino eh. Pinalalaki niya yung anino niya. Naku po. Sino si Cayetano? Ang layo mo naman kay Cayetano. Marami nang napatunayan yun. Oo, ikaw eh. Sa waiting nga eh. Wala eh. Wala. Wala. Whistleblower daw. Wala ka nga naipakulong sa kasong sinasabi mo. Eh, yun na nga. Eh, pero tayo'y wala ng oras. Sinuwerte si Sandra Cam. Nabitin. Dahil naubusan tayo ng oras eh. Dahil nandiyan na si Shialal eh. Eh, kung si Shialala magsasabi niya, ano? Sandra Cam. Ayan po, mga kaibigan, di ba? At mamayang alas 11 po hanggang alas 12, pagkatapos ni Shialala, si Mayor Alfredo Limpo ang inyong mapapakinggan. Kami po'y magpapaalam na. Okay, hanggang sa Lunes pong muli. Ito po si Rose Navenal. Ito po naman si Peter Talasras. Maraming salamat po sa lahat po na sumubaybay dito sa Lapid Fire ni Percy Lapid. Ito po si Atong Ma'am. Mabuhay po kayo na. Sa bayo
Mga kaibigan, kami po'y pansamantalang magpapaalam. Babalik po kami sa Lunes sa ganito ring oras timpilan. Maraming salamat at magandang yumaga, Sandra Camp! May pagkakaisa sa